ako ng oarfish. Ito po ang aking oarfish. Hinugasan ko na po ito. Malinis na po ito. At saka ito po ang aking mga ingredient po. Suka po ayan. At saka meron siyang bawang at meron siyang pamintang durog. Lalagay po natin dito ang ating oarfish para ibabad po. Haluin po ng mabuti. Guys, lagyan ko na po siya ng asin tsaka lagyan ang nilalagay ko po ngayon ay dili sa mix. Kayo na po bahala kung ano po ang ilalagay ninyong seasoning, ano po yung gusto ninyong seasoning. Babad po natin to ng siguro po ang mga at least 5 minutes po na pagbabad ng sa suka. And guys, ang aking kawali, hintayin lang po natin na mag-init ang oil sa kawali. Saka po natin ilagay ang oarfish. Pwede na po. Ready na ang ating oil. Ingat po kayo guys sa pagprito nyo kasi baka po tumalsik ang oil. Ow! Mabango siya guys dahil sa bawang. Wala nyo lang po matrito rin po ang bawang kasi po. Sarap po. Sarap po ang bawang. Yan. Hanggat may space pa po, hanggat may space pa, lagyan nyo pa ng okay. Ang bango niya guys, ang bango niya daw sa bawang. Amoy pa lang talagang gusto mo na siyang tikman. So ayan guys, kita niyo po ang golden brown na po siya ang ilalim. Baliktarin natin guys, dahan-dahan lang po. Para hindi kayo makrasikan ng oil.
masakit ang oil. Ang mainit na oil. Yan. Sarap siyang tingnan, guys. Bango-bango pa. Yan. Luto na po siya, guys. Pwede na natin siyang ngayon. Oh my God. Masarap po ang brown na po talaga ang kulay niya. At saka crunchy po siya, guys. Kahit wala na pong Tasty Boy, okay lang din po. Choice niyo po yung lalagyan niyo siya ng Tasty Boy. Pwede rin lagyan, pwede rin hindi. Kasi po yung Tasty Boy ko nandun. Meron na po talaga akong Tasty Boy. Hindi ko po yan binili ngayon. Stock lang po yan. Diyan hindi ko po siya nagagamit. Kaya isip ko pong lagyan. Ayan. Second batch. Ito yung luto na. Ayan. Sarap niyan, guys. Crunchy po yan. Tsaka mabango po talaga dahil sa bawang. Sarap po. Pero gusto ko lang kumain pero tapusin ko lang po ang aking niluluto. At tsaka susunduin ko pa po ang aking mga kids. Nandun po sa aking mother-in-law. Michelle po silang lima. Yan po silang lahat. Pwede na uli. Ay. Pwede na siyang balik na rin. Hirap siya. Sandok ko kasi, guys. Ito lang wala akong pang-ipit. Kaya siguro mahirapan akong ano to. Tip lang, guys, bago nyo siya baliktarin, hinaan nyo po muna ang apoy para hindi siya tumalsik ka agad. So pagkatapos baliktarin, pwede nga uli tagtagan ng apoy. Guys, malapit na po akong matapos. Last na po yan. Dahil wala na pong laman ang aking lagyat. Ayan, guys, luto na siya. Patayin ko muna ang apoy para hindi ako matalsikan ng oil. Ready na po ang ating fried oarfish. Kasan na uli ang apoy dahil gusto ko na siyang balik ka rin. Gusto na po ako magluto ng oarfish. Yan. Fried oarfish. Worth of 89 pesos lang po pala itong aking oarfish. Siguro po kung sa umaga nyo ito luluto ay naabot ito hanggang gabi. So kami, guys, matipid naman kaming mag-ulam. Aabot ito hanggang bukas ng umaga. Ngayon po ay tanghali po. Ayan.
Sarap po ng fried oarfish. Pwede po kayo gumawa ng sawsawan kung gusto nyo po. Sarap po ang tuyo at calamansi, guys. So, ayan. Thanks for watching, guys. See you next video. Bye!